team building day. Day 3. Yes, it's our last day na. It's our last day and susulitin natin lahat ng pwedeng magawa dito sa Stash Island. For today, tutur namin kayo from the entrance up to dun sa kung saan kami nagsistay yung para makita nyo din kung what's inside. As you can see, nandito tayo sa labas. Mm-hmm. Ito yung makikita nyo once you arrive at Stash Island, and in front of this is the parking area. Ito yung Stash Island na very iconic na madadaanan nyo. Hindi buong Stash Island experience mo pag wala kang picture dito. And then as you can see, we're wearing a face mask. Kasi kailangan. Siyempre, protocol pa rin. Happy na sila to go inside. This is the birthday boy, Kenneth. Happy birthday. Happy birthday, Kenneth. Hi, Ella. Hi, Dine. Oh, ang na-late. Ay, hindi ako late. Ang Diyosa. Oh! Yan, kapag nakalog na kayo and na-check na yung bags nyo, dito na tayo kay Kuya. Very ma-forest dito, very much trees. Sa right side, may souvenir shop. Ito yung pinaka-latest ata nila dito, yung mga abstract paintings. Everywhere. Merong male shower. And everywhere, may nakakalat na mga Nipa hut. Meron pa silang abstract dito na shark. Mga cottages nila na nakakalat dito sa resort. Tapos you can rent them. Meron na silang glamping. Pwede na mag-overnight dito, no? Yes, ayan, no? Doon din ako natuwa. Sample ng glamping. Yeah, that's one sample. Kompleto na yan. May microwave, refrigerator. Uy, meron ba? Aga! Ito cute for big families. Meron silang henna tattoo. This is the female shower room. Marami ding choices dito na pwede kayong bumili ng mga food nila. Kompleto, meron silang seafood, meron silang ihaw. There's another glamping here. Andito na yung active adventure zone nila. Andyan yung bike. Ano ba tawag dito? Air bike? High bike? Sky bike. Sky bike. May zipline and may wall climbing. Ayan. Ito, mga cottages yan. Ito yung inflatable nila. And then, ito yung tent natin for our Ilias family. One! Two! One! Two! Three, ay, one. Two! Abis, mag-start na ang pre-building ng batch team! Mukhang masaya-saya tong batch na to, ah. Umpisa, ang taas ng energy agad. Sila lang yung batch na pagdating na pagdating, swimming agad. So, walang kain-kain. Sabi ko, team nyo, anong numero? Team! Nose! Team! Nose! Kaliwa! Kanan! Kaliwa, kanan, kaliwa! Wow! May pake! Sa inyong numero! Grabe to! Grabe ang energy dito! Sana tuloy-tuloy! Ma-maintain nila hanggang mamaya, no? Parang ito yung pinakamaraming members, no? Kasi 14-14. Ah, sabagay to. Walang kulang, so di namin alam kung makakasingit pa ba kami sa mga games. Close sila lahat. Walang ilangan. Kahit napunta yung iba sa ibang team, magkahiwalay. Sige pa! Sige lang pa! Alright! Taposin nyo kasi may mga dali, may mga pen! Nakakita yung 1 minute! Alright! Okay! Ang init, grabe yung tagat ko ng pawis ko. Malat na yung lalamunan ko. Kakatawa, kakasigaw. Kaka-cheer. Kasi sobrang give na give yung mga ano. Ayan, okay. Ang dami mask, step
Yan kasi tapos na sila sa ground activity. So na air na. Air na. Andiyan yung wall climbing, zip line, and sky bike. Sky bike. Are you ready? 1, 2, 3, go! Enjoy naman yung ano yung mga activities dito sa ano sa Splash Island. And sobrang ang nag-enjoy ka eh. Yeah, sobrang akong nag-enjoy, sobrang akong pagkaka-enjoy. Namulikat ako. Namulikat siya kasi the middle of the game. Yeah, tapos yon. Then yung work it naman yung namuli yung pagpamumulikat ko kasi nanalo kami sa amin. Hindi ka lang naging competitive doon, naging nag-enjoy pa kayo lahat doon. Yeah, correct. Pero sa ba kayo lumamang? Kasi from here, umangat kayo bigla. Yeah. Ano, lumamang kami dun sa ano, sa third game, sa water activity. Then, kasi lahat ng water activities, kami yung nanalo. This is Sir Bert. He's one of the lifeguard supervisors. I just wanna ask, sir, kung gano'n na sila katagal dito sa resort? Siguro half of my life, no? Splash Island started operation 1997. April 1997. I am 51 now. Half of my life. Ano yung isang experience nyo? Ano yung pinaka-challenging na experience nyo dito sa resort? Thank you for that question. Well, siguro marami eh. But the most challenging is yung magkaroon ka ng isang malabong tubig, no? And magkaroon din ng malaking bukid. So, paano siya palinawin sa agad? Nangyayari naman yun, dahil siyempre maiwasan, wala na malakas, binabaha. Paglilinis ng water natin. Sobrang daming tao. O talaga, sobrang daming tao talaga. Lalo nung wala pang pandemic, ma'am. Oh, sobra, oh. Inaabot kami ito ng mga, siguro nagkaroon kami 13,000 guests. 13,000? A day. Oh, grabe. Oo, never talaga na wala ng tao sa Splash Island. Ang isa sa pinagmamalaki namin dito is, siyempre, nasa 25 years. Wala pa talaga nalurod ko na matay sa Splash. Yun lang yung pinagmamalaki natin. Very safe. Sobrang safe sa Splash Island. Ang daming nakabantay. Makikita niyo sila, yung mga lifeguard natin, sobrang accommodating. Naka-look out. Oo, lagi silang naka-look out. Konting agad. Ganun agad. Alam mo, ganit. Sobrang strict. Okay, sorry, sorry po. Ganun sila. At pagbaba mo ng slide, sasabihan ka agad nila angat agad. Kaya sobrang disciplined na mga lifeguards natin. Thank you so much, sir. Ayun. Grabe, no? Umaabot pala dito ng 13,000 a day. 13,000. Oh, 13,000 times 7. Ano? Ano ba? Hi, Lovey!
guys, good morning. Andito tayo sa Splash Island. Of course, with Sir Sunny. Ayan. Good morning, sir. Thank you so much for having time for our interview for today. Talagang binalikan namin siya kasi kailangan namin ng one-on-one talk with Sir Sunny. I just have few questions about the resort, syempre. How did you come up with the idea na resort with this kind of setup? Mga slides, maraming adventures. Actually, the original owner ito kasi is a realtor yung real estate. Ngayon, nakuha na ito ng Mega World Properties. Minamanage ko lang talaga ito. Para ito yung pinaka-GM. 13 years na kami dito. Dinagdagan lang namin ng mga amenities na yung hinahanap ng pandemic time. Dinagdagan lang namin ng glamping yung mga gusto matulog dito. Dito kompleto. May pool sa kuryente, may aircon, may CR, may bidet. Tapos meron pa siyang mga hot shower. Itong glamping area. Natitira mo, hiwa-hiwala yung mga rooms, naka-distancing din. Pero pinakamaganda dito, dinadayo talaga to because of the water fun. Yes. May mga foam party kami din. Meron kami basaan dito pagka-weekends. Oh! Yan ang na-miss nyo, yung body na ng water gun. Sayang! Party, tapos may foam party kami sa gabi. Balik kayo, libre naman kayo. Dadan nyo na ako ng paella, libre. Sabi ba? Ang lakas-lakas sa akin. Sarap ng paella nyo, ha? Sarap ng paella nyo. Thank you so much. Siyempre, nagdala tayo. Paborito ko yung paella negra. Ayan. Ngayon, siguro, pagka in the near future, kami mga big events kami, pwede namin i-invite para kayo mag-cater sa mga families. The birthday mo, hindi mo nakarit na po ako, pwede na po tayo dumiretso sa birthday. Birthday mo, maraming nagpa-birthday dito. In fact, pagka on the day ng birthday na punta mo dito, libre ka pa sa entrance. Ah, okay. Sa walk-in po? Yeah, no, hindi ko walk-in. Okay. For the whole 13 years of operating this resort, ano yung pinaka-challenging part na naranasan or na-experience mo? Ang pinaka-challenging? Especially, sir, na nagka-pandemic. Oh, yan. Naawa ko sa mga tao ko kasi actually ayoko nang i-operate. Oh. Dahil sabi ko, hindi na matatapos. Kaya lang, yung kaibigan namin iba, nagka-camping dito, nagka-camp out. Sabi ko, kasi wala na lang ilang puntahan yung mga bata. So, nagtatala sila dati, sila yung tent. Mga tao, mga tao bumiyahe, gusto mag-staycation, wala silang open area. So, ginawa namin air condition yung mga A-frame ang tao dyan, mga TV-an. Ito yung napansin ko, kahit sobrang tataas ng tower nila, iba yung ang hirap umakyat, pero uulit-ulitin mo eh. Marami lang nagreklamo dyan eh. Marami yung natatakot, siguro nang sigaw, tatagal yung puspiso. Ngayon, pinapili naman namin kung ano yung puspiso sa inyo dyan. Hindi nila alam. Guys! Totoo yun, ang dami talaga. Sa lakas ng sigaw, pero it's very safe. Wala pa yung accident. Saka siguro, gawa namin sa guidance ni Lord. Wala kaming aksidente rito sa mga major. Yung mga pamilya na naghahanap ng malayong lugar na pupuntahan, meron akong white sand area naman dito. Huwag ka na kayo lumayo, dito na lang. Binaba namin ang presyo para maging affordable kasi ang salami, maraming kids na makapasok. Ngayon yung sa mga corporate, start to rebuilding your teams. Like you, they rebuild their teams already. Diba, nag-team building sila recently dito. Diba? From masaya pala yan sa team building. Pero alam mo, sikreto kasi ng isa talagang company like Helios. Maganda teamwork niya eh. Concerned kasi yung management to build a team. Sabi nga nila, team. Together, everyone achieves more. So, ibig sabihin, you're expanding, you're growing. Number one na asset nyo is yung tao eh. Yung chef nyo, yung mga nasa operations, employees. That's one of my team. Thank you so much, sir, for giving us time today na ma-interview. Happy birthday mo, punta ka rito. Si brother. Si Dan. Dan. Yan. Siyempre, sir, babalik at babalik kami dito. At may dala kami yung paella at lengua. Thank you, ha. Thank you, sir. Happy birthday. May October, ano ba? 5, sir. Wait, ka birthday mo. Sino, sir? Sige. And that's it, love. So, kung nag-enjoy kayo sa aming vlog, sa aming team building, don't forget to like, share, and subscribe on our YouTube channel, which is Ilios Partners Race. And also our social media platforms, which is Facebook and Instagram, that's Ilios Partners Race. And also our restaurant, Ilios Home. Again, this is Dan. This is Lara. From heart to table, Ilios Partners Race!